May isa po ngayong nangyayari na nakita po ng mga eksperto doon sa Africa. At itong nangyayari mga sangkay ay talagang ikinagulat po ng mga eksperto. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Siyempre shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na palagi po sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy mga sangkay, check nyo po muna ang ating channel kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. At kung hindi pa, pindutin nyo po yung subscribe buttons na makikita lamang po sa ibaba. Tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. Maraming salamat po mga sangkay. So ito po yung na-discover ng mga scientists, ng mga matatalinong tao doon po sa Africa. I don't know guys kung aware po kayo dito mga sangkay sa nangyayari sa Africa. Ito po, is Africa really splitting apart? Kumbaga nahihiwalay na daw po itong kontinente at napapalayo na po ng napapalayo. Ibig sabihin, mayroon pong pagbabago talaga sa ating planeta maliban po sa, I don't know kung part po ito ng climate change. But let's see mga sangkay. Ang Africa daw po ba ay nahahati na po? Hindi pala humihiwalay kundi nahahati na po sa dalawang kontinente. So paano kaya nangyari ito mga sangkay? The answer is in fact, yes. So ibig sabihin totoo pala talagang nagaganap na po ito ngayon. So paano nangyari mga sangkay na itong kontinente ng Africa ay posible pong mahati sa dalawa? Africa is breaking apart and a new ocean will eventually form in the aftermath according to research from a group of geologists who published their findings in the peer-reviewed journal Geophysical Research Letters. So mga sangkay, ibig sabihin, yung mapa po ng Africa mga sangkay, nahahati po sa dalawa. Nung baga nakikitaan po nila ng, hindi ko alam kung nakita na po nila, malalaman din naman po natin dito mga sangkay. Pero ang nakikita ko po dito, ang Africa, di umano. Itong sinabi po nila na the answer is in fact yes, nahahati na po talaga na literally mga sangkay. Nagkakaroon na po ng paghihiwalay. Di ko alam paano mga sangkay. Ibig sabihin, gumagalaw po yung kalupaan nila o kontinenteng ito. Yan po, researches. Ang mga nag-research mga sangkay, di umano, useless. Gumamit po sila ng seismic to show that the East African Rift was being influenced by the same tectonic process as those occurring on the ocean floor according to Mashable. So ayan mga sangkay, nakikita nyo naman, ito po yung ginagamit po nila. Ang nakikita po nila sa Africa mga sangkay, talagang may ano, mayroon na pong kumbaga sa katawan po natin, scar. Mayroon po talagang senyales na po dito o nakikitaan na po nila ng paggalaw ng lupa, na paghihiwalay. Ganun po ang nangyayari mga sangkay. At ang gusto kong malaman, kung ito nga ba ay part ng climate change or talagang ano lang to, natural lamang po na nangyayari mga sangkay, kasi alam naman po natin ang problema talaga ngayon ng ating mundo. Number one, climate change. Ayan, ito po yun. So I think ito po yun mga sangkay. Ito, nakikita nyo. Ito ang kanilang posibleng makita na paghihiwalay. Or saan ba ito? Dito ata or ito? Well, ito. Ito may crack di umano. The border of three tectonic plates. The crack has been pinpointed as being at the border of three tectonic plates. Ito, African Nubian, African Somali, and Arabian, that have already been distancing themselves
for some time. So nakita po nila mga sangke na nagkakaroon na po ng paghihiwalay. No? Ang bihira, ito na po. Tatlo mga sangke na tectonic plates. So ano yun? Pag nangyari ito mga sangke, talagang mababago na po yung mapa ng ating mundo. Kasi parang ganun po yun. At ang pinapangambahan pa na climate change, ano ba ito? Isa ba ito sa reason, or kung hindi man isa ang reason sa climate change, ay is it possible na posibleng mas maging delikado ang situation dito? Tingnan po natin. This type of phenomena created other bodies of water. Ito, notably these kinds of tectonic shifts were also observed in the creation of the Red Sea and Gulf of Aden between East Africa and Western Asia. Okay. The world's most extensive rift system. So, inaano po dito yung ano eh. Ano ba? Ito ba ay delikado? Tingnan po natin. Ito, ito. What is a rift? Ito po yun mga sangkay ay. Ayan, nakikita nyo. Ito po yung isa sa palatandaan na nakikita nila. If you don't understand, kung hindi mo na naiintindihan kung ano po itong rift valley, that's okay. It's actually quite simple, and National Geographic has provided a great overview. A rift valley is a lowland region that forms where Earth's tectonic plates move apart or rift. Ayan mga sangkay, nakikita nyo naman. Grabe, no? Itong mga matatalinong tao. Yung mga bagay na hindi po talaga natin napapansin. Ito, mga sangay, di naman po napapansin ito ng mga taga-Africa eh. Ang nakapansin lamang po talaga itong mga matatalinong tao na alam po nila kung anong situation ng ating planeta. Kahit nga po yung itong mga matatalinong tao, mga sangay, they believe that one day, mangyayari po talaga ang sinasabing big event. Ibig sabihin, ito na po yung sinasabing magkakaroon ng isang malaking tribulation ang ating planeta. Pero may tawag po sila dyan. Ang tawag nila is climate change, global warming. That one day, by 2030 to 2050, there will be, magkakaroon daw po ng mga biggest disaster na magaganap ang ating mundo kung hindi po mapipigilan itong climate change by 2030 or before 2030. So, eto mga sangkay, alamin po natin kung mayroon ba sinasabi po dito yung mga scientists kung delikado ba ito. Scientists long thought Africa would split in two. Okay, ito yung kanilang naiisip mga sangkay na possible daw umano na magkaroon po talaga ng pagkakahati itong Africa. Ayan, evidence to prove the theory. It wasn't until 2005, however, that scientists finally got the proof they needed to back up their theories when an enormous crack opened up in the East African Rift. Nung nakita na po nila mga sangkay na mayroon na pong mga crack, eto na. Dito na po nila napatunayan na noon pa naman mga sangkay yung kanilang theory na possible mahati po ang Africa, ang kontinente ng Africa sa dalawa, eh napapatunayan na po nila ngayon mga sangkay dahil po sa paggalaw ng kalupaan. Ayan. Tingnan po natin mabuti mga sangkay. Ito po yung nakikita po ng mga scientist. Ayan o. Hindi po basta-basta yan mga sangkay. Hindi po basta ano lang yan, crack. Ito daw po talaga ay isang palatandaan ng paghihiwalay ng dalawang ng isang kontinenteng ito. Ayan po. Okay, measuring by the millimeter. Ayan. Ito yung mga ebidensya. So, ang gusto ko mahanap talaga dito kung delikado ba itong situation nila. Understanding what's happening, as we get more and more measurements from GPS, we can get a much greater sense. Okay. Okay.
So, wala pa po tayong makita mga sangkay kung ito nga ba ay delikado. The future flooding of the Afar region. Oh, okay. This become a new ocean and part will become its own separate small continent. Okay. So, mga sangkay. So, sabi dyan, hindi po yan mangyayari kaagad. Pero, mangyayari. Hindi nga lang ganun kabilis, mga sangkay. Okay. Hindi po natin nakita, mga sangkay, kung talagang delikado ito. Well, let's wait, mga sangkay, sa mga magiging update. But regarding po dito sa nangyayari sa ating planeta, ngayon ang sinasabi ko, itong mga nagaganap ngayon sa ating mundo na para sa atin nakakatakot, pero para sa Biblia, katubaran po ito ng mga propesiya na nasusulat sa salita ng Diyos. That is why, again and again, sasabihin ko na naman po ito sa pamamagitan po ng ating social media platform. Kailangan po natin si Lord sa buhay natin for us to be saved. Kumbaga maging secure po yung mga kaluluwa po natin. Para just in case ano man ang mangyayari sa ating mundo, alam po natin na nasa mabuti po tayong kamay, nasa kamay po tayo ng ating Panginoon. Kasi itong nangyayari sa ating mundo ngayon talagang hindi na po kaaya-aya at talagang para sa iba, para sa marami nakakakaba. But para sa Biblia at para sa mga Kristiyano na Bible-oriented, ang masasabi po natin dito, ito ay katuparan ng propesiya ng ating Panginoon. At the more na nangyayari po ito ngayon na nakikita po natin itong mga bagay, mas lalo po tayo dapat mas mapalapit sa ating Panginoon. Okay, ano po ang inyong komento tungkol po dito sa nangyayari sa Africa na nagkakaroon di umano ng paggalaw ng lupa, mga sangkay, na tila baga nahahati na po. Diba? Comment po sa ibaba. At ngayon, inimbitahan kita to please subscribe. Siyempre, yung aking YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yan sa YouTube, mga sangkay. At kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So, ano po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.